mga kalain. So, shout out pala sa mga lahat ng customer ko. Maraming salamat. So, ngayong itong video na to, turo ko sa inyo kung paano gumawa ng burner na laser flame. Laser flame burner. So, ito po, 1 inches. Tsaka removable na rin siya. Removable burner. Yan. Tapos, ito yung sukat niya. So, para sa mga baguhan lang po ito. So, mga for beginners lang po ito. Yung mga hindi pa nakakalam. Okay. So, yan mga ka-lines. Paliwanag ko lang, yung butas natin ay mamaya itong sa ibabaw. Dito natin butasan ito sa may kanto. Tapos yung butas dito, yung pangalawa, dito banda rito, kailangan dito po siya sa may dito ano, dito tatama yung apoy. No? E kailangan yung butas natin dito sa may sunod nito sa ibabaw ay naka-slide papunta dito yung tama niyan. Kasi kung dito natin tama yung magbabaga yan. Kailangan dito lang sa baba na yan. Tapos naka-ano siya, naka-slide ng konti. Naka-slide konti yung pangalawang butas. Na dito babanda, tatama dito. No? Ito kasi mga clients, itong double burner to, yung taga Caloocan kay ma'am ano? Mamaya, mangiti ko mamaya. And double burner itong kanya, gagamitin niya sa ang tawag niyan, sa bahay nila, at marami daw sila. Ayan po, content pa tayo. So ito na po yung nakuha kong sukat, pangalawang butas. So kailangan po to naka-slide ng konti. Sa ang butas nito nasa mga 8, 1.5 na naka-slide ng konti. Tapos yung pangalawa dito ay 7, or pwede rin 8, 1.5 din. Alam, buhitan natin. Lines, nakita nyo naman itong pakros sa taas ay yun po yung point natin. Tapos yung ano dito, itong mga to, yan may ano, mga butas po yan. Kasi isa sa gitna na malaki. 1.8. So itong mga to, 1.5. Tapos yung kita yung mga araw na yan. Yan. Yan po yung ating butas. So katapat lang po dito sa baba. Tapos dito naman, ganun din, kung gano'ng kadami ito sa taas, ganun din yun. So hindi ko nagbiruhitan. Tapos pababa natin. Pababa natin. Para may ano siya, pang oil destructor, no? Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ito butasan itong pangalawa at saka una. Ito naman ay strip lang. Itong dalawang, ay ito. Ito naman, ituro ko na, inituro na natin to. Ito, baba. So ito, pangalawa, para magkaroon ng pressure. Ituro ko sa inyo, konti-konti lang islan dito mga kalines. Okay. So yan po mga kalines. So ito yung butas natin. 1.5. No? Sabihin nyo, malaki yung butas. Malay po yan, 1.5 po yan. So yun mga ka-lines nyo. Yung ilalim, okay na natin butasan. So kung napapansin nyo, itong alawang butas ay hindi ko pa diniretso. So lamat pa lang yung ano, kasi kung bago nyo butasan, lamatan nyo muna ninyo para hindi siya umislide. Lalo na pag hawak nyo lang, wala kayong gato. Kamay-kamay lang. So, ito muna yung butasan natin, no? So, ang pagbutas ng mga clients ganito, pa-slide siya ng konti. Yan. So, pag ganyan po, no, mga clients. Hindi po ganyan na ganyan, ha? Hindi po, ano, kasi, ang pangyayari niyan, doon tatama to sa bunganga. Ngayon, konting-konti lang po, ganyan lang, oh. Konting-konti lang. Konting-konti lang yung ano niya, yung island. Yan po, kitang-kita nyo naman. Ang diretso, yan po ang diretso.
Ganyan pong diretsyon yan. Yung ginagawa natin, ganyan lang. Ganito, okay na. So next naman, so ulitin ko po ha, para lang to sa mga baguhan at sa mga hindi pa nakakaalam. Baka may mag-comment na naman dyan, pa ano na lang. So, tawag niyan. Alam na namin yan. Oh, alam nyo na nga, yung iba hindi pa. So, ayan po, sunod dito. So, ang gagawin natin, ginawa ko dyan. So, ayan mga ka-lines, kung makita nyo, ginagradiran ko ng konti yung kantong-kanto. So, ganun pala yung ginawa ko nung una, para mapansiran ko siya sa loob. So yan yung konti-konti lang para makuha natin yung butas dito sa pinakakanto niya. Para yung apoy niya talagang ganun pa. No. Ah, yung gitna, ito yung medyo malaki para ilahin niya yung ibang apoy para tumaas na. Tumaas, malaki. So ang pagbutas natin diyan, hindi po ano ganyan. Pero lang kung may gato kayo, pwede niyang patayo. Pero kung wala, dito po. Dito po natin ilalagay para hindi kayo mahirapan magbutas. Yan. Papasok na lang muna dyan. Ito po yung pinaka-best na way para safety po kayo. Pag wala kayong gato. So yan mga ka-lines, dandahan lang po magbutas para hindi kayo mabalian. Ganyan lang po. Makapal kasi yung araw natin, makapal tong plate sa ibabaw yan. Ikotin nyo lang mga ganyan tapos butas ulit. Yan mga ka-lines, tapos na yun, kita nyo yung mga butas na yan. So nagmukha po siyang malaki kasi parang kabilaan kasi. Tapos yung gitna nyan ay 1/8 po yan. Itong isa ay binago ko lang butas at nabalian ako dito sa may ano na to. Yan, tapos ito. Yan, tapos yung ilalim. Mapansin nyo may malaki yan. Yan po yung ating oil extractor. Dalawa, tatlong piraso lang po yan. Nilagay natin. Okay. Yan. At titis na natin dito sa double burner. Yan yung double burner. Titis natin yan. So yun mga ka-lines, ilagay natin dito. So paalala lang po sa mga baguhan, hindi po kayo magagawa ng laser flame or curved type flame o pressurize kung hindi naka-curve itong bunganga ng ating chamber. Hindi po kayo magagawa ng pressurize pag hindi ano. Ang level pala ito, halos pantay sila dito sa ibabaw. Okay lang lumampas ng konti, wag lang bumaba ng gusto. Para ito kasi mas malapit sa puwitan ng kaldero para mas yung apoy mas malakas, no? Tsaka ito 6mm, madali na to i-bend, kaya to ng ano na katala kung mag-bend kayo, kung katala ang gamit. Okay, so pa-partish natin siya. Yung mga nagsasabi po na dapat yung blower sa ilalim, ay hindi po natin gagawin yun kasi unang-una nakadesign to sa pang matagalan na gamit yung ating yung layo nyan, yung distance na nakadesign po to sa malayo kasi pag malapit yan ay ito may nguso yung blower natin para sarado-sarado siya ay baka masunog. Iinit po to pag sobrang tagal na, mga buti na mga 8 hours gagapang na yung init yan. So sakto-sakto lang po ito kalayo, kaya niya yung init pag umabot man dito sa kanyang pwesto. Kaya po yung nakaganyang design. Hindi po ako magbabago dyan kasi hindi naman lahat ng customer ganun eh. So bahala na yung customer, pwede naman nila putulan to. Pwede naman putulan nila dito kung gusto nilang putulan. Saglit lang naman putulan yan. Puto lang naman yan tapos okay na. Kasi wala ang problema sa blower natin.
Yung maliit na blower natin. So, double burner para kay ma'am. So, shoutout pala kay ma'am Judith. Sa kay Judel Relativo sa Taiwan. So, ano, yung taga Bicol. So, maumpisahan ko na yan, sir, yung 8 inches mo. Maumpisahan na natin yan. Oh. So, ayan po, mayroon na pala tayong ano, nagawa. Ipapaano. So, pintura na lang kuling yan. At yung iba nito, mayroon may-ari. May tira yata ito. May tatlo pa lang. Tatlo pa ang tira nito. Kaya, first, paunahan na lang din yung ano, mga nakapila. So, gagawa pa tayo uli. At ito muna yung kay mami noon ako kasi siya yung nakapila eh. Okay, papartis na natin. So nakikita nyo naman yung iba kong upload eh, halos pares na sila. So hindi ko lang step by step yung paggawa ng burner kasi wala tayong time. Marami kasi nagtatanong kung paano ginawa. Kaya gagawin natin ngayon. Ito, ginawa na natin. Baka wala na magtanong dyan. Sa mga baguhan lang siguro. Pero yung mga may alam na, hindi na yung magtatanong. So, lahat pala yung tangke natin ditanggal na. Ito, pagkatanggal nito, gagry natin. Pati yung kabila. So, ditanggal na itong tangke. So, hindi siya mahirap linisan. O kung ilipat man, ay hindi na matatapon yung ano. Pero may takip na rin ito. Since ang malaki ito, pati yung ano, mga nandito. Ditanggal na po lahat yan. Gagry na lang. Yan. Ditanggal na po lahat yung ating ano. Yung ating tangke tsaka oil burner. So ito po yung takip natin ito. Ito yung takip natin yan. Yan. Yan po, buksan natin ng mahina. So mag-preheat na tayo, preheat. So ano pala kay sir, no, yung napapaalam pa siya sa atin kung gagayahin na yung ating kalan. Sabi ko wala problema po yan, tinuturo yan, ibig sabihin gagayahin. So taga Nueva Ecija, shoutout sa iyo sir. Nagpapaalam pa talaga siya kung pwede ba gayahin yung ano natin. So walang problema po yan, sabi ko sa kanya. Kasi gagawa daw siya, mag-business din siya sa ng kalandiyos ngayon. Hindi natin banda rito kasi walang ano. Ayan po, since na araw, hindi po siya masyadong kita pag araw. Ayan po, makikita nyo yung apoy niyan. Ibaba natin. Ayan po, nakikita nyo yung mali po yung sinasabi nila na mataas yung chamber natin. Matagal na umakyat. Ayan po, rating pala, andyan na po. Sa ibabaw na yung apoy niyan, nilabas yung kita, gawa ng araw pa. Salamat natin sa ating mahiwagang kapuri. Yan ang sinasabi ko, hindi makikita ang apoy kasi araw. Pero pag orange yan, kitang kita. Ayan mga ka-lines, oh. May nagsabi po dito mga ka-lines na ano, yung mga nagbibinta rin yata siya na pag malaki daw ang chamber ay matakaw.
to, yun, mas matagaw ng konti ang malaking chamber kasi mas malakas yung apoy. Mas malaki, mas maraming apoy. Pero yung bilis ng luto, mas mabilis siya kaysa maliit. Sinisiraan niya patay daw stainless, matakaw. Matakaw sa langis. Tapos binibida yung tinda niya. Binibida yung kalahin. So yun mga kalahins. Hindi ko na po babanggitin yung mga doon sa nag-ano ng kalan niya kasi hayaan na lang natin siya. Basta iwan ko lang kung napanood yun na sinisiraan yung mga gumagawa ng kalan na malaki at yung gumagawa ng stainless stove. Kalahins, papakita ko sa inyo yung trabaho ng pangalawang butas. Ayun o. Po siya sabi ko mga kalahin, yung pangalawang butas kailangan doon tumama sa malapit sa liig kasi pag pinatama mo yan doon sa may malapit sa bunganga ay magbabaga po yung ating chamber. Ayan, hindi siya masyadong natatalo sa hangin na wala siyang takip pero blow pa rin siya, diba? Ayan. Yung sakit na kahit malaking butas blow pa rin siya. Ah, diba? Halos lahat ng apoy napunta sa gitna tapos meron din sa gilid blow pa rin siya. So yun, maraming salamat mga kalain. Okay, thank you. Hanggang sa muli. Sana may nakuha na ng may natutunan yung mga beginners.